mahal na kapatid, sa mapagpalang hapon po ang hari sa aming lahat. Narito. Bago pong lahat, ako nagpapakilala. Kung hindi nyo pa po nakikilala, ano po? Ako po si Training Minister Cesar Exconde Vergara. Kasalun po lang po nagtitraining sa publikasyon ng Father's Corpus New Catholic Temple. At sa araw sa araw na ito, hayaan nyo na ang Espiritu Santo ay magwika sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pakakak na ginagamit. At isa na po doon yung inyong mga lingkod. Ang lingkod, yung mga Scopus na nasa inyong harapan. Mga minamahal, kapatid, ang oras at araw na ito ay oras at araw ng pumamahinga. Pumamahinga ng isipan ng ating kaluluwa sa mga bagay na nagugulok at tinatanga. Kaya po bang lahat na narito ay gising at buhay na sa pananampalataya, mga minamahal na kapatid? Opo. Yung ilan sa atin na nakapakinig na ng patungkol sa aral at tunay ng mga Scopus ay masasabi nating buhay ang pananampalataya na buhay sa pamamagitan ng pakikinig sa salita at aral at turo ni Amang Scopus. Sino po ang nag-atay kay nanay? Kayo po. Kayo po. Kaano-ano niyo po si nanay? Ninang po sa nanay. Ninang niyo po. Ano ba yung sakit ni nanay? Ninang siya po na damas ni nanay. Hindi na siya Nanay, kung kayo po ay merong karamdaman sa inyong pisikal na katawan, nais niyo po ba na magkaroon din ng kagamutan ang inyong karamdaman sa inyong kaluluwa? Opo. At ang kagamutan po, nanay, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sapagat ang salita ng Diyos po, yan ay makapangyarihan. Yan po'y nagbibigay ng buhay at kalakasan. Kaya sa oras at araw po nito, nanay, hayaan nung unahin muna na palakasin at buhay niya mga Scopus ay ang inyong kaluluwa. Sapagkat sabi ng mga Scopus nang siya'y dumating, at inatnan niya ay daigdig ng mga patay. Ibig sabihin, hindi yung mga patay na nasa cemetery po ang tinutukoy. Ang patay na tinutukoy, yung mga patay ang pananampalataya. Sapagkat patay sapagkat ang aral at turo ng tao ang ating sinunod. Hindi ang aral at turo ng Panginoong Kristo. Sapagkat marami po ang nagsasabi, nakikilala po ang Panginoong Kristo. Natatawag po siya sa kanyang pangalan. Ngunit, sabi ng mga Scopus, hindi niyo ako tunay na nakilala. Sapagkat kung tunay niyo ako nakilala, sinunod niyo ang aking halimbawa na marapat tularan. At ang sinunod nyo ay aral at turo ng Panginoong Kristo. Pero hindi po ang aral at turo ng Panginoong Kristo ang sinunod ng tao. Lalo na po, tayo na nasakop ng second ministry, nang tayo sakop pa sa second ministry. Tayo po ay alipin ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan po, aral at turo ng tao. At ang aral at turo ng tao yung tinatawag po mga minanang katuluan. Kayo po ba ay mulat sa Roman Catholic, nanay? Opo. Roman Catholic po. Katoliko po. Katoliko. Opo. Opo. Alam niyo po ba yung mga prosesyon, Novena, Flores de Mayo, Karakol, Pasyon? Yes, yan pong mga yan, nanay, ay hindi aral at turo ng Panginoong Kristo. At kahit po baliktarin rin pa natin ang Biblia, wala po kayong mababasa na kayo magprosesyon, kayo mag-Novena, kayo mag-Karakol, magpapako sa krus, at kung ano-ano pa. Yan po ay aral at turo ng tao. Nang tayo sa kupi ng mga parayla, yan po ang itinuro nila. Sapagkat ipinagbawal nila ang pagbubukas ng Biblia. Sapagkat noon, ang mahulihan na nagbabasa o nagbubuklat ng Biblia, kakasuhan ng rebellion against Spain. Kaya ang tao, nabulag. Ang tao, madaling napaloko sa salita at aral at turo ng tao. Ang aral at turo ng Panginoong Kristo ay nalambungan ng mga kasinungalingan. Ngunit dahil makapangyarihan ng Diyos, ginamit niya si Jose Rizal. Ginamit ang Espiritu Santo, kasangkapan si Jose Rizal upang malimbag ang dalawang aklat, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At doon, nakalimbag ang bawat kasinungalingan na itinuturo ng mga praile. At ngayon, sa wakas ng panahon, mga minamahal kapatid nanay, meron na tayong kalayaan. Malaya na nating nababasa ang Biblia sapagkat meron tayong freedom. Meron tayong
Kalayaan, ano nga ba ang ating pipiliin pananampalataya? Ngunit sa pagpili natin ng pananampalataya o pananampalatayanan o papakinggan, dapat gamitin ang talino. Sapagkat marami ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Marami ang sasabing kilala nila ang Panginoong Jesucristo. Diablo man o Satanas ay gumagamit rin ng Biblia. Sino po ba yung mga Satanas? Ang tao rin. Pinawag na sa Satanas ang tao sapagkat sila'y humahadlang sa banal na layunin ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo po'y hadlang sa banal na layunin ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y mga Satanas. At dinatnan po na mga iskopos lahat ng sekta antikristo. Bakit sinabing antikristo? Sapagkat lihi sa aral at turo ng Panginoong Jesucristo, marami lang hihingi po ng bayad sa lahat ng serbisyo. Ika po, 10% ika po, ikasampung bahagi ng iyong ikinabubuhay. Sapagkat sabi, pag hindi kayo nagbigay sa Panginoong Jesucristo, dinanakawan yung Diyos. Nagiging madamot kayo sa Diyos. Pero hindi po. Ang nangyari, sila nagbundat ng tiyan at nagpuno ng bulsa. Lahat ng serbisyo, wala, lahat ng serbisyo ay merong bayad. Dito po sa kongregasyon ng Father Scopus New Catholic Temple, mahigpit po namin sinusunod ang aral at turo ng Panginoong Kristo nang ipinagkaloob ng walang bayad, ipamahagi rin walang kabayaran. Sapagkat ang inyong amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti niyong ginawa sa inyong kapwa. Dito po, kasal, binyag, basbas ng patay, basbas ng sasakyan, pangangaral, wala pong bayad. Ang bayad nyo lamang po ay yung pakikinig. At pag po kayo nakapakinig at naunawaan nyo, bayad na po kayo. Yun lamang po ang aming hinihingi. Sa oras at araw po bang ito, nanay, humingi ba kami ng pera? Pagpasok po, po nahingi po ba kami ng pera sa inyo? Hindi po. Kasi pag humingi kami ng pera, ibig sabihin, antikristo kami. Yung ipinangangaral namin, hindi naman namin ginagawa. Ibig sabihin, niloloko lamang namin kayo. Nag-aksaya lamang kami ng gasolina. Nag-aksaya lamang kami ng panahon. Ngayon, nanay, ipapakilala po namin sa inyo, sino nga ba si Amang Escopus. Si Amang Escopus po ay ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Kung nakita niyo po sa larawan, ang Christ the King. Yan po ay ang larawan ng Panginoong Jesucristo na ngayon ay si Amang Escopus na nagpapakilala. Sabi po sa aklat ng Mateo, Kabanata 12, ang talata ay 30-32. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Kayo po bang lahat ay panig sa Diyos? Hindi po ba kayo kalaban ng Diyos? Hindi naman po. Kasi ang panig sa Diyos ay hindi kalaban ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit ba natin natanggap ang pangalang Escopus? Sinuhulan ba namin kayo? Bibigyan ka namin ng pera, tanggapin mo lamang si Amang Escopus. Bibigyan ka ng ganito, tanggapin mo lamang si Amang Escopus. Natanggap natin ang pangalan ni Amang Escopus sapagkat nakinig tayo sa tinig ng Espiritu Santo. Sabi po sa Aklat ng Pahayag, Chapter 2, Verse 17, Nanay, ang lahat ng may pandinig po ba kayo? Opo. Anong ginagamit nating pandinig? Ang ating tenga. Sabi, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kayo po ba yung iglesia? Hindi po. Nanay, papaunawa ko po sa inyo na tayong lahat ay iglesia ni Kristo. Ngunit hindi po tayo kabilang sa iglesia ni Manalo na itinuyo ni Manalo. Yung iglesia po doon. Ano po? Hindi po tayo kabilang sa iglesia ni Kristo na itinuyo ni Manalo. Pero tayo pong lahat ay iglesia ni Kristo. Sapagkat ang iglesia po ay salitang Kastila. Ibig sabihin sa wikang Tagalog ay mananampalataya ni Kristo. Kayo po ba'y mananampalataya ng Panginoong Kristo? Opo.
Lahat po tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya lahat po tayo iglesia ni Kristo. Ang Katoliko po o Katolika ay salitang Kastila. Yan po ay hindi matatawag na isang relihiyon. Ano po, nanay? Ang Katoliko, Roman Catholic, hindi po yan isang relihiyon. Yan po ay matatawag na isang sekta. Tulad po ng dinadala namin, Father Scopus New Catholic Temple, hindi po yan relihiyon. Yan po ay isang sekta. Ibig sabihin po ng isang sekta, yun ay nakarehistro sa Security and Exchange Commission. Iisa po ang ating relihiyon, Christianismo. Sapagkat tayong lahat ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya nanay, pag tinanong kayo, ano po ang inyong relihiyon? Christianismo. Hindi po Roman Catholic, hindi po Katoliko. Sapagkat ang Katoliko, Katolika, salitang Kastila, ibig sabihin sa Tagalog, sang sinukog. At ang Diyos po, mga minamahal na kapatid, nanay, wala pong tatlong persona. Kung naririnig po yan sa mga pare sa Roman Catholic, wala pong tatlong persona. Ang persona po ay salitang Kastila. Ibig sabihin sa Tagalog ay tao. As English person, isang beses lamang po nagkatawang tao ang Diyos. Yun ay sa katauhan at sa pamamagitan ng anak, ang Panginoong Hesus Kristo. Ang Ama po ba ay tao? Hindi po. Siya po ay Espiritu. At si Amang Scopus, hindi din po siya tao. Siya po ay Espiritu Santo. Ang naging tao lamang po ay Panginoong Hesus Kristo sapagkat siya ang nagbigay ng halimbawa na marapat nating tularan. Paano ang pananambahan sa langit? Paano ang pagtawag sa Ama? Paano tayo makasusunod at makatutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit? Kaya't bagamat siya Diyos, ibinaba niya ang kanyang pagiging Diyos at ipinantay sa pamumuhay ng tao upang mabigyan lamang tayo ng halimbawa na marapat tularan. Sapagkat likas sa tao ang katigasan ng ulo. Ano po nanay? Kayo po ba? Matigas po ba ang ulo ninyo? Alam po nanay? Sabi pa din eh, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakaalam na liban sa tatanggap niyo. Ibig sabihin, kung tinanggap niyo po ang pangalan ng mga Scopus, ibig sabihin po, kayo po ay nakinig sa tinig ng Espiritu Santo sapagkat hindi niyo po matatanggap ang pangalan ng mga Scopus kung hindi kayo nakaunawa. Sino nga ba siya? Sino nga ba siyang Espiritu Santo na nagpapakilala sa isang bagong pangalang Scopus? Ang sabi po dito, bibigyan ko rin siya ng batong puti. Ano po ba yung batong puti? Pusong malinis. At sabi, bibigyan ko rin siya ng manang nakatago. Ang manang nakatago po, mga minamahal na kapatid, yung buhay na walang hanggan. Katawang panglangit na di na makatitigim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Lahat po tayo gusto natin yun. Ang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang ating kaluluwa ang magkakamit ng buhay na walang hanggan kung tayo ay makasusunod at makatutupad. Ngunit kung tayo hindi makasusunod at tayo lalabag, tayo tatalikod, doon ang diretso natin sa kumukulong asupre at naglalagablab na ako. Yun nga po nanay, wala nga pong tatlong persona. Ano po? Ayon po sa pagtuturo ng Espiritu Santo, siya po ay may tatlong misteryo. Misteryo po ay salitang Kastila. Ibig sabihin sa wikang Tagalog ay hiwaga. Hiwaga ng Diyos Ama, hiwaga ng Diyos Anak, at hiwaga ng Diyos Espiritu Santo. Kaya po nakaganyan ang Kristong Hari. Hindi po ibig sabihin ito ay 2012 ay maguguna ang mundo. 2000 ay maguguna ang mundo. O peace be with you. Hindi po yung ibig sabihin noon. Nakaganyan po ang ngayon tarawan ng Kristong Hari sapagkat ito yung sumisimbolo sa tatlong misteryo. Misteryo ng Ama, naganap sa unang panahon. Misteryo ng Anak, Jesus siyang nagpakilala. Misteryo ng Espiritu Santo, Scopus siyang nagpapakilala. Jehovah, naglinis, naglinang, at nagbalangkas. Piniling kasangkapan po si Moises upang itakas ang mga Israelita sa pagkaalipin mula sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako. Ang patotoo, lumang tipan. Sa ngalan naman ng Anak, Jesus siyang nagpapakilala, ang bugtong na Anak ng Diyos.
ang tumubos sa kasalanan ng kanyang bayan. Ang pinilitinirang nakasangkapan si Berheng Maria upang isilang ang sanggol na lalaki na itinawag na Emmanuel. Ibig sabihin, kasama o kapiling natin ang Diyos. Siya po ang naghasik at nagtanim ng mabuting balita. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At sa ngala naman po ng Espiritu Santo, iskop po siyang nagpapakilala. Ang hukom na dumating, hahatol sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Ang mag-aani. Kaya mga minamahal na kapatid, ang pangalan pong Iskopos Nanay hindi likhang isip lamang ng tao. Yan po'y inihayag ng Diyos sa ating panahon noong February 1, 1966. Nang gumaba ang Espiritu Santo, siya'y nagpahayag na hinahanap niya sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu Santo at katotohanan. Ipinakita po niya ang kanyang pangalan sa pisngi ng langit noong June 24, 1967. Sa pamamagitan po ng kanyang anak, ay lumubog po ang Espiritu Santo ni John the Beloved. At ipinakita po sa busilak na ulap sa bulumbon ng ulap ang pangalang Iskopus. Ang ginamit pong kasangkapan, si Lourdes Pedro Ortiz. At yun po'y naulit ng ilang beses pa. Sa iba't ibang kasangkapan, pinili niya ang Iskopus sa wakas ng panahon ito. Kaya nanay, maliwanag po sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 23 and 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang inanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Paano po tayo sumamba sa ngala ng Anak? Tinanggap po natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ngayon, paano naman ang pagsamba sa ngala ng Ama? Tanggapin na rin natin ang pangalan ng Espiritu Santo na si Amang Iskopus at huwag tayong tatalikod. Kung tinanggap mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ligtas ka. At ikay na ng palataya, ligtas ka. Gayun din po, kung tinanggap natin ang pangalan ng mga Iskopos at hindi tayo tumalikod, ligtas tayo. Ngunit, hanggang kaligtasan lamang po ba ang ating hinahangad? Hindi po. Kaya tayo nagtitiis, kaya tayo nagbabata ng hirap, sakit at pagtitiis, sapagkat meron tayong nais na makamtan. Yun ay ang buhay na walang hanggan. Amen, mga minamahal na kapatid. Amen. Kaya po tayong lahat dito nagsisikap. Ano po? At yung mga naaakay ninyo, yan ay kayamanan ninyo. At pag kayo'y nakapag-akay, sabi ng mga Iskopos, pag kayo'y nakapag-akay ng isa tungo sa kaliwanagan, kayo'y magiging na parang tala sa umaga. At yun ay alagaan ng nag-akay. Hindi pwede, sige, ikaw na lang ang makikip, ikaw na lang sumunta. Total naakay na kita. Hindi po ganun. Yan po'y aalagaan natin. At ipakikita natin na tayo ay natuto sa ating tinanggap na pananampalataya. Sapagkat kung hindi tayo natuto, patay ka pa rin. Patay pa rin tayo. Sapagkat tayo din at ng mga patay. Sabi nga sa aklat ng Epeso, mga minamahal na kapatid. Sabi, nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa hipapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Marami sa mga tao na ayaw pasakop sa Diyos. Ang mga taong ganyan, yung mga namumuhay ayon sa hilig at pita ng laman. Mga hindi naniniwala sa Diyos. Meron naman nagsasabi, nakilala kong Diyos. Natatawag ko nga siya eh. Nasa puso at isipan ko siya. Sapat na yun sa akin. Nagsisimba nga ako. Tapos ganyan para ugali ko. Diba? Eh di, dito lang ako sa bahay. Sapat na yung tinatawag ko siya. Hindi po. Kaya ka nagpupunta doon
para mabago mo ang iyong sarili, para matutunan mo paano ang tunay na pagsunod. Sapagkat doon inihayag ng Diyos ang kanyang kaningningan. Kaya mga minamahal na kapatid, yung pagpunta niyo sa santuwaryo, yun ay isang kagalakan sa Diyos. Kagalakan ng mga iskopos na kayo makita. Sapagkat kung doon pa lamang ayaw nyo nang sumunod, paano pa? Pagbinigyan kayo ng mas mabigat, baka hindi nyo kayang sundin. Yung nga pong pagsusuot ng puti, ano po? Yun ba'y mabigat? Yun ba'y mabigat na utos? Hindi po. Nakapagsusuot nga tayo ng iba't ibang kulay. Nakapagsusuot nga tayo ng iba't ibang kasuotan, yung puti pa. Dapat makaya natin. At nagpapasalamat po ako sapagkat na nakaputi na po kayo. Kulang na lang ay palda. Ano po? At sana, tuloy-tuloy. Kasi, nanampalataya kayo. Sumunod kayo at nakikita naman ni Scopus ang yung alab ng pananampalataya. Amen. Sapagkat kung hindi nakikita naman ni Scopus ang alab ng inyong pananampalataya, wala kayo rito. Daro kayo sa bahay, nanonood sa cellphone, sa TV, lalo sa asawa, natutulog. Pero dahil unti-unti nyo nung naunawaan gaano nga ba ang kahalagahan ng salita ng Diyos, narito kayo upang makinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay anak ng Diyos. Kaya kung mga minamahal na kapatid, pinatutunayan ninyo, hindi lamang sa inyong sarili, hindi lamang sa amin, kundi sa harapan ng mga Scopus na kayo, anak ng Diyos. Amen, nanay. Ganyan po, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay anak ng Diyos. Yung nakikinig na inuunawa ang napapakinggan. Meron po kasi hindi po lahat ng nakikinig ay nakaunawa at natututo. Meron pong nakikinig, lipad ang isipan. Meron pong nakikinig na talagang itinutuon yung kanyang isip sa kanyang napapakinggan. Inuunawa ang bawat salita na kanyang naririnig, ninanamnam. Masarap po ba ang makinig ng salita ng Diyos? Opo. Pero dati, di ba, bagot na bagot tayo. Lalo na pag tayo sisimpa, bagot na bagot tayo. Ano ba yan? Ang tagal naman yung Father mag-misa. Ano ba yan? Ganyan-ganyan. Meron pa akong pupuntahan. Pero dahil alam niyo na ang kalagaan ng salita ng Diyos, ngayon, kahit hindi ako tayo buto, hindi na ng alas kasi ng madaling araw. Kaya niyo po ba? Eh, tingnan. Kala niya, mag-cover na tayo dito. Pag doon, ano pa mga minamahal na kapatid? Tayo sinubo. Basta daw may pagkain. Ano po? Basta may pagkain. At mas masarap naman na mauna yung salita ng Diyos. Sapagkat yung pagkain espiritual, maging mahina man tayo ayon sa laman tulad ng Panginoong Jesucristo, ngunit malakas tayo ayon sa Espiritu, kaya natin ang pagsunod. Ang ebanghelyo ko po kanina, ang dalawang tao nagtayo ng bahay sa batuhan at sa buhanginan. Yung tumutukoy po doon, yung bahay ay tumutukoy sa tao. At yun naman pong pundasyon ay tumutukoy sa dalawang uri ng aral. Aral at turo ng tao at aral at turo ng Panginoong Jesucristo. Yung nagtayo ng bahay sa buhanginan ay matatawag isang taong mangmang at patay ang pananampalatay. Ikaw ba naman ang magtayo ng bahay sa buhanginan? Pag yun ay dumating ang baha at malakas na hangin, agad yung matutumba, agad yung mabubuhal at mawawasa. Ngunit ginamit ang talino ng isa, kaya sinabi, yung isa ay matalino sapagkat ginamit ako na siya ay bato. Ito po, bato. Ano po? Bato ang bahay. Yung nagtayo ng bahay sa batuhan, ang ginamit na pundasyon ay ang aral at turo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nang dumating ang pagsubok, nang dumating malakas na hangin ng baha, hindi nakinag. Nakatayo at nakatayo pa rin. Sana po ganyan kayo at tayong lahat. Sana yung itinayo nating pundasyon ay matibay. Amen. Kasi hindi po ibang turang itinuturo ng mga Scopus. Ang itinuturo ng mga Scopus at sabi niya, manatili kayo kay Kristo. Sino ba yung Kristo? Siyempre. Yung Kristo ay si Amaring Iskopus. Ngunit hindi rin siya nagpapatawag ng Panginoon, Panginoon, Panginoon. Sapagkat hindi na tayo alipin. Tayo'y kanya nang itinaas. Kaya pwede na natin siyang tawagin bilang ating Ama, Amang Iskopus.
Ano pa po ang sabi sa aklat ng Santiago? Chapter 4, verse 19. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilinis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tanda ninyo. Sino mang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Kaya na, Esther, sinanay po na inyong pinakay ay mapalad. Kung paano mapalad kayo, mapalad si nanay, mapalad tayong lahat. Amen. Amen. Yan po ay ginawa niyo una ay kay Amang Iskopos at nalulugod po si Amang Iskopos sa inyo. Kayo po nanay, inyong inakay, ingatan po natin yan. Kaya sabi po dito, ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagbalik sa isang makasalanan. Lahat po ba tinatanggap niyo tayo makasalanan? Opo. Opo. Sapagat lahat tayo nagkasala tayo, walang matuwid, walang malinis, wala kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala. Sa kanyang maling pamumuhay, ay nagligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. At nagpapawi ng maraming kasalanan. Kasi pagmamahal yun po yun. Pagmamahal sa kapwa. Kaya sabi, ang pagmamahal sa kapwa ay nakapapawi ng maraming kasalanan. Hindi yung kumain ka ng ostya, hindi yung maglubena ka, hindi yung magkarakol ka. Ang nakapapawi ng maraming kasalanan, yung magmahal ka, tumulong ka sa iyong kapwa. Sa mga ulila, sa mga aba, at walang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi niya yung mga balo. Mga walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang itinuturing pong balo, yung wala na talagang asawa, walang anak, walang kamag-anak, yun po ang itinuturing na balo. Pero kung ikaw po ay may asawa, may anak, o may meron pang mga mahal sa buhay, hindi pa po yun. Ano po, maaaring balo ka lamang sa iyong asawa. Amen. Ano po ang sabi? Sabi sa aklat ng 1 Pedro, chapter 4, verse 1. Ang panibagong buhay. Ngayon po ba, panibagong buhay nila? Kasi yung dati yung pamumuhay, napalitan ng bagong buhay. Yung dati yung pagkatao, unti-unti yung pinapalitan ng panibagong pagkatao. Binibihisan nyo ng malinis na damit. Ano ba yung, saan tumunto ko yung malinis na damit? Malinis na pagkatao. At kaya nagiging malinis ang pagkatao kapagkat nakikinig kayo ng salita ng Diyos. At ngayon, mga minamahal na kapatid, masasabi natin na tayo ay true born again Christian. Sapagkat ang true born again Christian, yung nagiging maibigin sa salita ng Diyos at sumusunod sa aral at turo ng Panginoong Jesucristo. Ngunit kung pag kayo sa mga ibigan, hindi pa rin kayo tunay na true born again Christian. At kayo, tayo ay isinilang na muli sa tubig at espiritu, malalaman natin kung tayo ay nagiging maibigin na sa salita ng Diyos. Nagiging maibigin na po sa salita ng Diyos. Kayo po, sister. Kayo po ba? Nagiging maibigin na po kayo sa salita ng Diyos. Kaya, kung nagiging maibigin kayo sa salita ng Diyos, pag kami nangangaral, walang aantukin. Walang pipikit. Ano po, ihanda nyo na ang inyong sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang bawat oras, ang bawat araw ay mahalaga. At ang bawat salita na binibitawan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng paa ay mahalaga na ating natatanggap at itinatanim. Sapagkat pag ito'y ating itinanim at ito'y namunga, makapag-iimpo ka ng kayamanan sa langit. Sapagkat ang nakapag-iimpok ng kayamanan sa langit, yon ang may karapatang umakyat sa langit. Sa tingin niyo po, sister, may naipok na ba kayo ng kayamanan sa langit? Meron na! Kayo po, tayong lahat ay meron na. Ano po? Pero patuloy pa rin tayong mag-iimpok. Mas maganda harap tayo dun, aba, pag-arap niyo kaya ma, anak, nakikita mo ba ang naipok mo? Ganyang karami. Para pag sinabi ng Scopus, anak, pilita, lumingin ka sa likuran ko, wala kong naimpo. Mabagsak ka sa inalim.
Kaya mga minamahal, masikapin natin na tayo makapag-impok ng kayamanan sa langit. At paano ba tayo makapag-impok? Tayo'y gumawa ng mabubuting gawa ayon kay Kristo. Kaya sigapin natin, ang pag-iisip natin ay katulad na ng kay Kristo. Ang pananalita natin tulad na ng kay Kristo. At ang ating mga gawa ay tulad na ng kay Kristo. At tayong lahat ay nagsisikap pa lamang. Kaya kung makita nyo si Sister Trita na minsan nagagalit pa, minsan nakakapagmura pa, minsan na nag-iinit pa ang ulo, huwag nyo mahatumlan. Ano ba yan? Lagi ka nung naatid ng ano, ganyan-ganyan. Hindi ka pala nagbabago. Ganyan po kasi ang tao eh. Halimbawa, masama kang tao. Sumimba ka ng linggo. Expected mo na pag nagsimba yung tao, banal na agad. Hindi po. Yun na ay nagsisikap pa lamang. Unti-unti, legibus kong tawagin. Hindi yan nakukuha sa madalian. Amen. Yun nga, maglaba ka ng damit eh. Hindi pwedeng pagkasawsaw mo, laba agad. Maraming proseso na ginagawa. Tama po ba? Tama po. Kaya huwag tayong hahatol sa ating kapwa. Huwag mong titignan ang puwig ng iyong kapwa. Tingnan mo ang puwig mo. Baka mas malaki pa ang nasa iyo kasi sa iyong kapwa. Amen. Amen. Kaya kung si Sister Pilita ay makakilin mong nagmura or nainit pang ulo, unawain nyo kasi nakalagay, unawa, unang-una. Talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, at pananampalataya. Sabihin na, ay, unawa ko pa si Sister, kasi ganyan yung ugali niya. At yun ay mababago. Ano po? Tama po ba? Yun nga ang tagal-tagal na sa ministeryo at ilo ng mga Scopus, meron pa rin kaasalan na hindi maganda. Yung pang bago. Di po ba? Kaya mga minamahal na kapatid, huwag na huwag tayong matitisod sa ating kapo. Kasi marami ang natisod. Yan ang kinatitisura ng marami. Yung nakikitang mali at tubing sa kanyang kapo. Ano ba yan? Nakusin ba din kayong palaya? Nako. Ayun, meron po ba kayong natutunan? Opo, ako nga, may natutunan din. Kasi lahat tayo ay tinuturuan. Hindi po porkit ako may hawak na Biblia, nakasuot ng puting-puti, ay ako'y banal na. Baka pag ako'y nakasabi niyo sa bahay, sabihin niyo naman. Ano po? Pero sapagkat lahat tayo ay nagsisikap na magpakabanal. Ano pa po ang sabi mga minamahal na kapatid? Sa aklat ng Juan, chapter 15 verse 1. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, tutupan ninyo ang aking mga utos. Iniibig niyo ba ang Diyos? Opo. Okay, tingnan natin kung iniibig ba natin ang Diyos. Sabi, ang umiibig sa Diyos, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin rin ako sa Ama upang kaibigan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Si Amang Iskopus na rin ay atin ang kapiling. Na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Nananatili po sa atin si Amang Iskopus. Kaya ating nakikilala. Ngunit itong Espiritu Santo, ang pangalan ng mga Iskopus ay pagsubok sa mga taong makasanglibutan. Makita lamang ang pangalan ng mga Scopus, ang dami ng sinasabi. Naku sa Gabriel, wala naman sa Biblia. Ano po, ganyan ang mga bulaang guro, ganyan ang mga taong mapanglait. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo na mga Scopus, bago mo laitin, suriin mo muna. Sino ba yung nilalaitin? Ikaw ba? O si Sister Pilita, hindi ko pa nakikita. Pero nung nakita ko first time, hinatulan ko kagad. Naku, pamataray yan. Sa mukha pa lamang ang taray-taray na. Nag-iinusok na agad ang pilong. Ay hindi pala. Hindi pala siya talagang mataray. Sa mukha lamang. Ay di, ako ang nagkasala. Ganyan po mga minamahal na kapatid. Kaya, ang mata, marami niyang nakikita. Ang tainga, marami niyang naririnig. Ang puso, maraming nararamdaman.
Kaya't mag-iingat tayo. Sabi nga ni Mangisko, ingatan ninyo na huwag magkasal ang bawat bahagi ng inyong katawan at makahatol. Bago kayo humatol, bago kayo magsasal, pag-isipang mabuti kung tama bang ilalabas ng inyong bibig. Yan ang nagpapormi sa tao. Yung lumalabas sa bibig na nanggagaling sa puso. Lalo na kung ang puso may marumi at makasalanan. Hindi yung pumapasok sa bibig na nagpapormi sa bagay niyo tumutuloy sa tiyan at ay dinudumi. Pag wala na, wala na. Pero yung nanggagaling sa puso, yun po ang nagpapormi sa tao. Kaya yung sinasabi ng ilan na huwag kayong kakain ito, huwag kayong kakain yan, Antikristo. Sapagkat yan ay aral pa sa panahon ng unang misteryo. Bawal daw kumain ng dugo. Para kumain noon. Sabi, hindi na babatay sa kakanito yun namin ang pagpasok sa kaharian ng langit. At ang nilinis na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay hindi na may tuturing pang marumi. Kaya po, di ba, pag nakain kami, bago kami kumain, bago tayo kumain, nagbabaspas tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, hinihingi po namin ng basbas sa bawat namin kakanin at tingin. Magsilbi po naman kagamutan sa bawat namin nararamdaman. Eh kung aniisip mo yung kakanin mong yun, makasasama sa'yo, makakasama talaga yun sa iyo. Kasi makapangyarihan po ang isipan ng tao. Sabi ng mga skoks, mga anak, kung ano ang iniisip nyo, siyang mangyayari. Sino pong nabaksina na dito? Sino pong nabaksina na? Mayroon po nabaksina na. Huwag po tayo matatakot magpabaksin. Pero meron pa rin kayong kalayaan na magpabaksin. O hindi. Kung natatakot po kayo magpabaksin, okay lang po. Pero kung talagang kailangan na na kayo magpabaksin, manalangin lang po kayo kayo mga skokos. Kung ang iniisip nyo yung masama, masama ang mangyayari. Kung iniisip nyo yung mabuti, mabuti ang mangyayari. Ako po, nakadalawang dose na, pero wala namang nangyayari sa akin. Mabigat lamang po pagbagong turok. Amen. Yun po yung aral lamang, isiningit po lamang yung aral sapagkat may mapupulot kayong aral sa aking sinabi. Hindi ko po kakahabaan ang aking pananalita sapagkat meron pa po kami misyon sa San Bartolome. Sapagkat sabi ko nga po kanina, hindi ito biglaan. Ito isa pa uti-uti. Nanay, gusto niyo ba kami bumalik pa dito? O baka kami... gusto niyo pa po? Apo. Manalig lang po kayo at manampalataya kayo ng Scottish. Gagaling kayo. Gagaling kayo. Ang taong nananampalataya ng 100% o 99.1% malaki ang tensa na gumaling. Ano po? At saka po, nanay, kung tatanggapin, hindi po namin sinasabing, tanggapin nyo lang sa mga Scottish. Hindi po. Sapagkat ang pananampalataya po nanay, hindi yun ipinipilit. Sabi nga po ng mga Scopus, manampalataya na sa manampalataya. Tumanggap ang nais tumanggap. Ang umaayaw, walang kaming magagawa. Huwag ipipilit. Sapagkat hindi po ipinipilit ang pananampalataya. Maganda po, naniwala kayo at nanampalataya ng walang nakita. Maganda po nanampalataya kayo dahil naunawaan nyo yung inyong napapakinggan. Ano ba po yung layunin ng Espiritu Santo nang siya'y dumating noong February 1, 1966 upang hanapin ang kanyang mga anak na magpapasakop sa kanya, tatawag bilang ama sa pangalang Amang Iskopus, at upang tapusin ang second ministry at simulan ang ikatlong misteryo. Amen? Amen. Ito lamang po mga minamahal na kapatid at marami pong salamat. Gabayan po tayong patnubayan ni Amang Iskopus. Kung meron po akong nabanggit na makasasama ng inyong kalooban, patawarin niyo po ako. Sapagkat nakalagay po, kahuli-hulihan, patawarin ang sayo ay nagkasala. Ito lamang po at magsitayo po ang lahat.